One, two, three, come on! Kaya guys, ang gagawin natin, punta tayo sa Coin Master. Ito, Coin Master. Tingnan natin kasi ito, may watermark pa to ang Coin Master ko. I-click natin. Tingnan natin. Tayo na natin guys kasi naglalag. Loading pa. Ito. Check po natin. May start. Ayan. Ayan guys, nakikita nyo may watermark pa. Ayan guys, tingnan natin kung may watermark pa ba. Ayan guys, ito po yung tanggalin natin guys. Ito yung tanggalin natin, nakikita nyo. Ito yung Coin Master. Tanggalin natin yan guys. Ito po yung paraan para matanggal yung watermark. Kaya punta tayo. Itong gagawin natin sa Coin Master natin. Sorry. Ito ay i-uninstall po natin. I-uninstall. Ayan, na-install na. Ang sunod po natin gagawin, punta tayo sa Google. Sa Google. At i-search po natin yung ACK Market. Pero guys, may ACK Market na po ako na na-install ko na. I-type nyo lang po yung ACK Market. Ito guys, ito. Po yung ACK Market, kikita nyo, click po natin yan. Ayan, ito ang i-click nyo. Ayan, kasi doon tayo mag-download ng apps ng Coin Master. Pero guys, meron na po akong ACK Market kasi naka-download na po ako ng ACK Market. I-click nyo lang po yung download. Kasi po, ayan, click nyo yung download. Click natin. So, pag mag-loading guys, hintayin nyo lang po yung to, click natin. Kung mag-log siya or mag-loading, hintayin nyo lang po. Tapos, punta kayo sa file manager nyo. Doon nyo po tingnan. Punta tayo sa file manager. Ito po tayo. I-click po natin yung files. Ayan. Pagkatapos po, punta kayo sa EPK installation files. Ayan. Ito po yung makikita nyo. Ayan. ACK Market. Ito. I-click nyo lang guys, tapos i-download nyo ulit siya or i-uninstall or i-install nyo guys. Ayan, ay po yung lalabas stage yung hintayin nyo lang po, tapos i-click nyo po yung download, yung install. Pagtapos nyo po mag-click, pag na-down na tapos na kayong mag-install, punta kayo sa apps na ACK Market. Ito na po. ACK Market. I-click nyo. Ayan. Hintayin nyo lang po kasi po maglo-loading yan. Ayan. Ayan na. Lumabas. Pagkatapos po,
I-search natin dito yung KineMaster apps. Ayan. Ito na po yung KineMaster apps. Makikita nyo. I-click nyo lang yan. Nakita nyo po ba yan? I-click nyo po itong download. Ito nakalagay na download. Ayan. Ayan. Pagkatapos po, i-install nyo. Ayan, install. I-click nyo lang po yung install. Tayo nyo lang po ng saglit. Kasi po maglalag pa yan eh. Ito. I-click nyo ulit yung install. Para makapunta na tayo sa apps niya. Install. Hintayin nyo lang po na ma-install siya. Ingay dito sa amin guys, kasi ano, umuulan. Ayan na guys. So, natapos na. Tapos na tayo mag-install. So, tingnan natin guys kung nawala ba talaga yung ano, watermark ni KineMaster. I-click nyo lang po yung open. Ito na guys. I-allow nyo lang po allow. Click nyo po yung allow. Yan. Click nyo din yung start. Click nyo lang po yung remind me later. Cancel. Tapos pindutin nyo po yung flash. Tingnan natin kung nawala ba talaga. Ayan. Success po guys. Wala na yung ano apps. Yung sa watermark niya nawala na po. Kaya guys, kung nagustuhan niyo po yung ginawa kong tutorial sa how to remove watermark of KineMaster, guys, please subscribe and paki-pindot po sa bell button para po updated kayo sa mga bago kong videos at huwag niyo pong kalimutan mag-likes. Salamat po.